Kasi gano'n naman guys talaga, dapat pinag-uusapan din yun or nababanggit din yun, napapag-usapan what if, whatever happened to the breadwinner. So yun, dapat ano, actually nung ano, nung... Guys, welcome po ulit sa akin channel. This is Lynn Malacay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for the isang magandang buhay po sa ating lahat. So yun nga guys, ayan, kahapon March 3, yun, March 3 po na ayan na sala, nanonood po ako ng TV. And then yung anak ko sabi niya, mapatay na si ano, Miss Jacqueline Jose. So sabi ko, ha? Bakit? So sabi niya, wala pang ano, wala pang detalye. So until now, March 4, so hindi pa po nagbibigay ng any details yung family. So yun, syempre, respeto po natin yun. So yun, napakagulat kasi at the age of 59, yun, siya ay, yun niya, wala nang, kumbaga, at the age of 59, binawian siya ng buhay. So, siguro talagang hanggang doon lang yung kanyang buhay. So, yun, siya naman ay isang ano na talaga, established na sa pamumuhay. And then, may dalawa siyang anak, si Andy at saka si Gwen. So, yun, si Andy, nandun naman na sa ano, kumbaga, well-established na rin. And then, yung kanyang isang anak, meron siyang anak na lalaki. So, dapat, ang pagkakaalam ko, nabalitaan ko na gusto niya na rin mag-retard sa showbiz. Kaya lang, mayroon pa pala siyang kontrata. So, yun, parang 2 years pa yung kontrata niya. Kaya hindi pa siya pwedeng mag-retard na sa showbiz. So, kung siya ang tatanungin, gusto na niya. So, siguro susunod siya dun sa anak niya, si Andy. So, yun, wala lang. Bigla ko lang ano naisip, yun, syempre sudden. So, bigla ang pagkamatay. So, walang nabalita ang sakit. Walang ano na, hindi nagkaroon na ano, nabalita ang nagkasakit. So, naisip ko lang, paano kung yung bawa yung isang breadwinner. So, siya naman talagang established na yung mga anak niya. So, may mga ari-arian na rin siya na ipundar. So, I think talagang ano na, kahit na iwan yung mga anak niya, eh, yun, mabubuhay. Kumbaga, si Andy naman sa kanyang negosyo, sa, ano, sa Siargao. So, kumbaga, established na rin. So, naisip ko lang, napaisip lang ako, paano kung isang ordinaryong Pilipino, yun, isang ordinaryong breadwinner. So, paano na kaya yun? Kasi yun nga, guys, meron po akong ano, upload about my insurance. So, hindi ko nababanggitin kung anong insurance yun. So, nasa inyo na po kung, ayun, hanapin nyo na lang dito sa aking channel. So, marami kasi mga issue, nagkaroon ng mga issue sa mga lunch. So, sabi, withdrawin na lang daw, ganyan. So, kasi yung aking insurance is may balik na 8K every 2 years. So, yung bigla ko tuloy tinignan yung assume balance. Halimbawa, biglang ko tinignan yung assume balance, ganyan, kung magkano yung makukuha ng family just in case na gano'n nagkaroon ng sudden death. So, so yun ang ano ko rin, reason ko. So, ang ano ko kasi doon, ang habol ko is yung life insurance. So, hindi ko na inano yung investment or ano. So, kahit paano yung whatever happened to me, may makukuha silang ano, yun nga, 100K. So, maliit yun kung tutusin. Napakaliit nun doon sa iiwan mo. Or, kasi gano'n naman guys talaga, dapat pinag-uusapan din yun or nababanggit din yun, napapag-usapan what if, whatever happened to the breadwinner. So, yun, dapat ano, actually nung ano, nung medyo na ano, hindi gumanda ilagay ko, nagkasakit ako, na nagka-COVID ako. So parang naiisip ko yung thinking ko, kasi sabi ng doktor, sabi niya, mami ha, sabi niya, pagka nahirapan ka pamilya, ganito gagawin natin. Parang ang daming nag-thinking sa isip ko bigla. So yun, siyempre yung mayroon pa akong dalawang anak na nag-aaral, tapos mayroon pa akong yung isang anak na nasa akin din, yung isa pa lang working. So yun, lagi kong binabanggit yung sa asawa ko na whatever happened to me, ganyan, ganun. Kaya nga inayos ko yung mga ano ko, yung mga SS ko. Although maliit yun, talaga maliit. Hindi ano yun, hindi sapat, pero makakatulong. At yun nga, sabi, 2 years ago, gusto na talagang mag-retire ni Ms. Jacqueline Jose sa showbiz. Pagka kasi ordinaryong empleyado, nasa 60 or 65 yung ano, retirement age. And then, pwede naman mag-retire pag 15 years sa GSIS, covered ka na nun, waiting ka na lang po na mag 60 years old para makuha mo yung pension mo. Kaya lang, upon waiting, wala ka namang income. Kasi nga nag-retard ka. So yun nga, dapat sana maipasa sa ano yan, na batas na mas mapaaga yung edad na retirement ng bawat empleyadong Pilipino. Kasi
kumbaga, kung 60, 65 years old ka na, uugod-ugod ka naman. Kumbaga, hindi mo na may enjoy yung ano, yung pera mo. Pwede ka naman mag-retire kasi cover ka naman ano, kagaya ko, 26 years in service na ako. Kaya lang, paano yun? 6 years in service na nga po ako. So, bigla ko tuloy naisip nga yung kagaya na nang nangyari kay Miss Jacqueline Jose. What if sudden death yun ay dumating yun sa isang breadwinner? So, kasi sabi ko nga sana ang ano ang government agahan yung age ng retirement ng bawat Pilipinong empleyado. At para naman ma-enjoy-enjoy. So, pwede naman mag-retire kaya lang walang pension. So, limbawa ako, kagaya ko, cover na ako, 26 years in service na. Pwede na mag-retire kaya lang hindi ko pa makukuha yung pension ko. Mag-wait pa ako talaga ng ano ng 60 years old. Eh, kung ibinigay kung ano na by the age of halimbawa agahan nila imbis sa 65 or 60 gawin nilang 55 para ma-enjoy pa nung ano nung retiree kung ano kumbaga kahit gusto niya lang mag-retire meron papasok sa kanya yung kanyang pension no bigla ka lang naisip nga kasi nga yung nangyari nga kay Miss Jacqueline Jose is a sudden death nga wala talaga na ano na balita na hindi naman siya nagkaroon ng any karamdaman. Kaya nga siguro kung mas bata-bata pa ako, kasi nga, or yun na, ordinaryong Pilipinong ano lang tayo, siguro mas dinamihan ko yung kinuha kong mga life insurance, mga ganun. So, yun, bigla ko lang na ano, kasi nga, sumagi sa isip ko, what if yung isang ordinaryong breadwinner na hindi pa talaga ano, prepared, what happened to him, wala siya talaga maiiwan doon sa kanyang ano, pamilya. Kaya nga, yun, kahit paano, nag-double ako yung SS ko, meron akong SS, GSIS, kahit paano, hindi yun ano, hindi yun sasapat, pero makakatulong doon sa iiwan mo. Kaya yun, eh paano, what if yung isang breadwinner is wala man lang siya kahit SS or GSIS. So, paano na yun? Nag-work siya. Unless na lang talaga kung malaki yung kita, malaki yung ano, yung income, may mga ari-arian na maiiwan doon sa ano. Okay po yun, okay? Kahit paano may mga iiwan na kabuhayan. Eh, what if kung kagaya nga yan, kagaya kung isang ordinaryong ano lang ako, manggagawang Pilipino. Again, hindi po ako nagpo-promote ng insurance dito or ano. So, sa mga sumusubaybay ng aking channel, meron po akong insurance na kinuha. So, this is my last year na. So, yun, after 8 long years, binuno ko po iyon. Although, may mga ano, yung mga comments tungkol doon. So, sabi may withdrawin, ganyan, ipasok ko na lang daw sa MP2. So, sabi ko, pag sa MP2 ba, insured ka ba daw? Kung whatever happened to you, may makukuha ka bang sudden death, naka-insured ka ba? So, sabi ko, ba ganun yung thinking ko. So, syempre, nirerespeto natin yung mga ano, ang mga ano ng tao. So, kaya kami nag-comment doon. Ano ba ang hinahabol ninyo? Sabi niya, insurance ba o investment? Kung insurance, insurance. Kung investment, investment. So, kasi ako, nung kumuha ako, nung tinanong ko talaga, sabi, iyan ang makukuha ang amount. And then, sabi ko, whatever happened to me, wala na ako dito. Sabi ko, after ano, yan, buo yan, makukuha. Yes, ma'am, sabi niya ganun. And then, tinanong ko rin siya, ano, nitong, nagtanong din ako doon. So, kasi may balik pera yun na 8K every 2 years pumapasok dun sa aking ano account. So, mahirap kasi pag isang breadwinner ka, ang thinking mo ano, although yan aking asawa, may sa ano naman, tulong kami. So, syempre, maganda pa rin yung kahit paano yun na, napapag-usapan nyo na, halimbawa, anong nangyari sa akin ganun. Actually, yung isang, ano, sinend ko sa anak yung mga ganito, ganyan, dapat ang ano mo, meron ka makukuha sa ganito, ganyan, yung aking mga live credit, ganun. sabi niya, ma, ano ba yan? Sabi niya. So, iba kasi ayaw pag-usapan yun, ayaw pag-usapan. Pero, ako, mas maganda kung naiyan mo, naiyo-open mo rin ka kahit paano na whatever happened to me, ganyan, ganun yung ano, naiyo-open. Kasi kaso yung iba, ayaw nila ng ano, napapag-usapan yun. So, si Miss Jacqueline Jose naman is well-established talagang, nakapagpunda naman yan, sigurado, kasi sa, ano, sa para sa kanyang dalawang anak. So, bigla ko lang naisip kung ano, yung aking life insurance, bigla kong binulat-lat yung ano, policy contra. So, kasi nga, paano kung, ano ko lang, naisip ko lang, what if sa isang breadwinner? So, sana nga yung ganun, mapaaga ang retirement age ng mga bawat Pilipinong empleyado para ma-enjoy naman nila yung ano, yung pinaghirapan nilang pera. At, kasi yung iba dyan talagang 60 years old na. Kagaya yung si ano, yung aking na-interview siya bago mag-retire. So, sabi ko, 65 years old ka pala, kuya. Sabi ko ganun, yes, sabi niya, sakto. But 25 years in service lang siya kasi may edad na rin siya pumasok sa yun, sa government government employee po. So sabi ko, anong plano? Sabi ko ganyan.
Yung si Kuya, yung aking kasama doon sa work, na-interview ko siya, so sabi ko, oh Kuya, anong mo, plano mo? Sabi ko, 65 years old ka pala, yes, 25 years in service lang siya. So, nilamsam niya yung kanyang yung kanyang GSIS. And then, plus, bago siya pumasok sa government, meron siyang SSS, tinuloy niya yung hulog niya yun. So, medyo mababa lang yung makukuha niya doon. Pero, tulong yun, sabi niya, pambili ng maintenance nilang mag-asawa. So, yun. Imagine mo yun, pag nag-retard ka, yung iyong pension, maintenance na lang. So, yun, buti na lang at meron siyang GSIS. So, yun. Yung GSIS niya, ayun, nilamsam niya. Ibig sabihin nun, kinuha niya talagang buo. And then, after 5 years, doon pa lang siya uli magpe-pension. So, sabi ko, bakit lamsam? Sabi niya, siguraduhan lang. Sabi niya ganun. So, tama naman yun, sabi ko, tama rin yun yung decision. Eh, anong plano mo dyan? Sabi ko, kasi wala ka ng sahod, sabi ko, wala ka ng mga pambabayad ng mga bills, ilaw, tubig, ano. Sabi niya, yung dalawang anak niya naman, isa, yung isa working, then yung isa nasa kanya pa rin. So, yun nga ang hirap, no, kapag minsan, yun sa ordinary Pilipinong pamilya, pag minsan, yung kahit minsan nagkaasawa ni anak, nasa ano pa rin. Halimbawa kasi, yung kagaya nga yung kunwento niya, walang trabaho kasi anak niya. So, nasa kanya muna. Sabi ko kasi, Kuya, ano yan, baka biglang maubos within 5 years. Kasi after 5 years pa siya uli magkaka-pension. Sabi niya, kaya nag-iisip nga raw siya ng ibang pagkakakitaan. So, imagine niyo yung 65 years old ka na, imbes na nai-enjoy mo yung ano mo. So, kung much better nga kung agahan yung retirement, 55 years old ka, pwede ka pang mag-negosyo. So, yun. Bigla ko lang naisip talaga, what if kung isang breadwinner ang nangyari, ano kaya yung kagaya kay Miss Jacqueline, sudden death, nakakalungkot, kung hindi preferred yung ano, yung breadwinner. So, yung bigla, pagka nagkakaedad ka pala, ang dami mo na naiisip, ang dami mo nang naano. So, yun, inayos ko yung aking SSS, and then yung aking ano, SS ng aking asawa, inayos ko yun kasi wala ako sa beneficiary niya kasi nagkaroon ng discrepancy yung aming marriage contract. So, sabi ko sa asawa ko, hanggat malakas pa tayo, ayusin na natin yan. Kasi sabi ko, pagka yan, ugod-ugod na tayo, pipila pa tayo dun. So, ang hirap. And then, plus sana yung ano, yung mga, kibawa yung mga retiree na gano'n, sana huwag naman ano gawin ko, ano, paano ko wala mag-assist online dun sa ano, kasi ngayon puro online ang transaction. Eh, what if walang ano, mag-assist dun sa ano, sa member ng GSIS or SSS. So, mahirap. So, sana magkaroon din ng ano na yung one-on-one na ano dun, mag-assist sa SS or GSIS. Paano kung hindi kasi kaya ng ano, member na mag-online. Yung iba pagka yung talagang super super rich, so yung pag breadwinner, so may mga ano yan, mga tawag dito, last will and testament. So yun, mayroon silang mga ganun. So ready sila ng ready, whatever happened to them, parang hindi mag-away-away yung mga iiwan, no, diba? So yun, we have to enjoy life kasi nga life is short. So sabi nga, dadaan ka lang dito talaga. Tayo, ma-enjoy natin yung ating life. So yun, kahit tayo ay 53 years old, working pa rin. So yun, sabi ko sa mga kasama ko, ayokong ma-stress. Gusto ko, yung ma-enjoy ko yung aking life. Kasi sabi ko, kumbaga 53 years old na tayo. So, dapat na-enjoy natin yung ating life. So, life is short, pero beautiful.